guys! Eto na naman ako, muling nagbabalik sa inyo. Mula nang i-launch namin ang una naming YouTube channel about sa aming Felisa Isom Wellness Spa, ay marami na ang nag-inquire sa aming Facebook page, Felisa Isom Wellness Spa, at marami din ang nagtatanong kung ano ba ang treatment na para sa kanila. Oops! Teka lang. Hindi po kami mga doktor. Kami po ay mga massage therapy. So, hindi kami magti-treatment sa inyo para gumaling kayo sa inyong karamdaman. Kami po ay mga massage therapies na tutulong na i-relax ang inyong mga muscle. Kung meron kayong muscle tension, gaya ng frozen shoulder, gaya ng mga spasm, at gaya ng mga iba't ibang tightness issue of muscle, dyan kami tutulong sa inyo. Kasi alam nyo ba, ang pag-maintain ng muscle para maging tama ang tone nito ay malaki ang maitutulong sa ating kalusugan. Pero bago ako magsimula ng mga topic ko today, gusto ko munang basahin sa inyo ang aming mission and vision sa company namin. Ang unang-una, mission and vision, the Felisa Isom Wellness Spa. The Felisa Isom Wellness Spa believes that everyone deserves to have a therapeutic massage that helps our bodies to achieve the health and wellness of our muscles. Yes po, ang aming papalakasin at paggagawing healthy sa inyo ay ang inyong mga muscle. The Felisa Isom Wellness Spa is inspired by updated Asian and Western technique using new technique like myofascia release, trigger point release, deep tissue massage that we are truly sure that everybody will receive the therapeutic difference for our all own holistic health. Our mission is to provide our guests and member the best massage and feel the difference of having a healthy muscle, relieve stress, boost immunity, reduce anxiety, promote relaxation, enhance daily life performance, ease symptoms of depression, and many more. The Felisa Isom Wellness Spa are not a replacement for medical care. Take note of that. We are not a replacement of a medical care. Should not be construed as a substitute for medical examination. That no medical diagnosis or treatment will be made, and that person should see a medical provider for any medical issue they may have. Therefore, we are here because we believe that prevention is better than cure. Healthy muscle is our goal. To make it happen, and healthy muscle is one piece of body wellness. That's why we invite everyone to count our massage for our holistic health. So nakita niyo po yon, hindi po kami mga doktor, pero kami mga massage therapy na tutulong gawing healthy ang inyong mga muscle. At tandaan, ang muscle ay one piece lamang ng ating body. Marami pang ibang source ng mga healthy habit. Kasama din dyan, hindi magiging kompleto ang massage alone kung walang proper diet. Yung balance of diet, mahalaga yan. Pangalawa, kung walang exercise. Pero ang good news lang kasi, yung too much repetition of work nga na ginagawa natin sa araw-araw ay nagko-cause ng muscle injury. At tanging ang massage lamang ang bumubura ng lahat ng repetition of muscles na ginagawa natin. So, malaking part ang massage
para makatulong sa ating health. Pag healthy ang muscle, sumusunod na yung ibang bahagi ng katawan na maging healthy din. Bigay ako sa inyo ng isang sample about problem ng isang muscle. Marami to, pero sige, try natin ang scoliosis. Yeah, ang scoliosis po ay isang uri ng sideway curvature. Tapos, isang uri din yan ng tinatawag na cerebral palsy or muscular dystrophy. So, napansin nyo ba yun? Ang scoliosis ay isang muscular dystrophy. Ibig sabihin, muscle yan. So, itong scoliosis na to is a kind of problem that affects muscle tone, muscle movement, and motor skill. That's why it hinders the body ability to move in a coordinate and purposeful way. Kasi bakit ba ito yung sa scoliosis? Minsan kasi may S yan or may C. C scoliosis and S scoliosis. Tapos ito yung spinal bone natin sa pinakagitna ng katawan. So lahat yan, may mga muscle in napapaikutan niya ng maraming iba't ibang uri ng muscle. Ang pinaka nakadikit diyan ay yung paraspinal muscle nga. So ang nangyayari pag nagiging tight yung muscle, unti-unting nahihila yung bone. So ang nangyayari tight dito, tapos nag-i-impaired yung nagkakaroon ng curvature kasi nga sumusunod siya sa tight muscle. Tapos, ito tight, yung kabilang muscle dito, weak, kasi overstretch yon. So, ang kagandahan, ang suggestion dyan, yung mga doktor, surgery. Pero alam nyo ba na nakita din nila, massage is malaking contribution. Kaya lang, ibang klaseng massage ang ginagawa dyan, hindi puro relaxation. Kasi dito sa tight area, dapat yan i-relax. Tapos dito sa overstretch area, dapat yan bigyan ng magandang stretch para to help yung muscle magbalance. Yun yung isang sample. Bakit ko naman naikwento sa inyo or na-example ang scoliosis? Kasi nga, kitang-kita natin, it's isang uri ng tightness of muscle. Pero ang scoliosis kasi, nakukuha yan, it's either mula pa nung pagkabata, mga 3 to 5 years old, pwede nang makuha yan. Or pwede rin nung adult na sila, nakuha yan. O, kasi ganito yan. Paano ba nagiging tight yung muscle? Bigyan natin ng sample sa everyday life ng tao, kahit mula pa lang nung kinder ang isang bata. Nagbibit-bit na yan ng bag. Kung ang isang bata ay kanan yung laging ginagamit, so sa kanan laging nagbibit-bit ng bag yan. So ang nangyayari, everyday na pumapasok yung bata, everyday na repetition of work. Lagi nating tandaan, ang too much repetition of work ay nakaka-tight yan ng muscle, nagko-cause siya ng muscle injury. Kung sumobra yung repetition of work niyan, ibig sabihin, nag-tight yung area, doon nagsisimula. So, take note, kinder pa lang, pwede nang magkaroon ng mga tight muscle. E di lalo na yung mga adult na nagtatrabaho na araw-araw. Lalo na yung mga nanay at tatay na laging naglilinis ang bahay, pumapasok sa trabaho, naglalakad ng malayo, umakyat sa LRT. Lahat yan nagta-tight ang muscle. Ibig sabihin lahat yan gumagamit ng too much repetition of work na. E paano kung hindi nila nadidelete yung repetition of work? Doon na nagsisimula ang tension ng muscle. So kung mapapansin nyo, una pa lang na nagpapamassage na kayo, nabuburan nyo na yung repetition of work, nare-relax ang mga muscle. So everyday na inuulit nyo na uli yun, nabubura na. So nagsisimula na uli yung retention ng muscle na maging healthy. Kaya lahat tayo, hindi lang yung mga anak ang dapat na nagpapamassage.
Hindi lang yung mga nanay at tatay, dapat pati mga lolo at lola din. Kasi pag nagkakaedad na tayo, yung muscle din natin bumabagal at mas lalong bumibilis yung pag-tight nito. So, massage, contribute, healthiness. Kasi lagi nating tandaan yung iba kung ano-anong mga good vitamins daw, magagandang herbal. Pero alam niyo po ba na kapag tight ang muscle natin, hindi nagse-circulate ng maayos yung mga magagandang herbal na ginagamit niyo. Pero pag healthy ang muscle, pag take niyo ng good herbal, nagse-circulate siya ng maayos at maganda sa katawan. Mas effective yung mga herbal at medicine na tinitake natin. Marami pa tayong topic na gagawin at sasabihin dito. Kaya tuloy-tuloy lang ang panonood ninyo ng aming YouTube channel. Lagi niyong i-likes or i-share ang aming mga posts para po makarating din sa kaalaman ng iba at makatulong din tayo sa iba. See you again next time at ipapakilala ko sa inyo ang mga products namin sa Pelisa Ayisom Wellness Spa.